Iba yung ibigay pa ipautang. Iba yun, ha? Pag binigay pa ipagkatiwala for a particular purpose, tapos hindi mo nagawa yung purpose na yan, there is misappropriation. Ibig sabihin, kinonvert mo ang kwarta. Nagbigay ako ng kwarta sa'yo para mag-invest tayo ng coffee shop. Ang ginawa mo, yung 500,000 na binigay ko sa'yo, nilasing mo lang. Pero ano-ano po ba ang mga elemento naman ng staffa? So maraming elemento ng staffa, Lala. First element of staffa, number one, kailangan ang money, kwarta, property, or services must be received. Kailangan natanggap yan ni offender. In trust. Ibig sabihin, binigay ang kwarta ni offender, binigay ni offended yung biktima, binigay ang kwarta sa'yo, pinagkatiwala sa'yo ang kwarta. Hindi lang binigay kasi ipautang sa'yo. Iba yung ibigay pa ipautang. Iba yun, ha? Pag binigay pa ipagkatiwala for a particular purpose, tapos hindi mo nagawa yung purpose na yan, there is misappropriation. Ibig sabihin, kinonvert mo ang kwarta. Nagbigay ako ng kwarta sa'yo para mag-invest tayo ng coffee shop. Ang ginawa mo, yung 500,000 na binigay ko sa'yo, nilasing mo lang. Tour ka doon, tour ka sa Japan, tour ka sa Hong Kong, wala na ang coffee shop. Imaginary lang pala yun. Yun ang stapa. Kasi, binigyan ka ng kwarta, in trust, pinagkatiwala. But there was misappropriation of funds. Third, to the prejudice of the offender, or of the offended party, to the prejudice. And there must be demand. Bakit kailangan ng demand? Kung walang demand, sabi ko nga, ulyanin ang tao, makalimutin. Kailangan mong ipaalala, hoy, di ba nag-promise ka, bayaran mo ako ng ganyan? Di ba nag-promise ka ng ganyan? Kailangan mo ipaalala. Kasi kung hindi mo paalala, ulyanin ang tao. Nature ng tao yan. I'm not saying na siya. Hindi, wala ko sinabing, o si Carlo, hindi ko sinabing ganun. Lahat ng tao, nature yan. Nature, this is based on the philosophy of man. But may, of course, may mga exception, may mga mababait naman dyan eh. But ang philosophy of man or nature of the psychology of man, ang tao ulyanin pag obligasyon ang pinag-usapan. That's why sabi ng batas, kailangan mo ipaalala, i-demand. Extrajudicial or judicial demand. Yan. So sa ating mga nanonood ngayon, may humabol kasi parang may tatanong siya. Si Maria Lu, good morning attorney. Paki-explain naman po ang pagkakaiba ng regular na estafa at large-scale estafa. Thank you po. Ang regular estafa, example, ako, nag-usap ako ni Lala. Kaming dalawa lang nag-usap. Regular estafa yan. Ibig sabihin, ako ang akusado, siya ang biktima. Regular estafa. Okay. Ang large-scale estafa, hindi lang ako ang offender. Is a syndicate. Is an organization. Marami. Madami. Maraming organization, at least 5. Kahit isa lang ang biktima. Basta ang sindikato, ang gumagawa ng estafa, isang sindikato. Or at least 5 person. And hindi lang 5 person involved ang pinag-usapan. May misappropriation of funds. Yung funds na na-misappropriate or na-convert, galing yun sa mga investment ng mga tao. Nangolekta sila ng kwarta sa mga tao for investment. Like for example, yung mga Ponzi scheme, yung pautang sa mga tinatawag na doon daw sa casino, pautang 5% per month daw, 10% per month daw, tapos wala pala. O ganun. Yun ang mga tinatawag na Ponzi scheme o ganun. Parang yung dati, yung ano yung mga ganun. So, ibig sabihin, may isang organization, at least 5 yung grupo na yan, tapos nangolekta, nag-misappropriate ng funds, ang kwarta na yan, galing sa public. Yun ang tinatawag na large-scale estafa. Ayun. So, attorney, kung ang isang tao hindi niya na-liquidate ang pinagkatiwala sa kanya, madedemanda ba siya ng estafa? Depende. Example, nagbigay ako ng kwarta sa ni Pedro. Kasi ako isang investor, nagbigay ako ng kwarta, sige, yun ang advance mo na share of our partnership. Partnership share, ha? Example, ang negosyo namin, construction company. So, nagbigay ako ng 1 million sa kanya, advance share mo yan. So, in that case, tapos hindi niya na-liquidate yung 1 million, is Pedro liable for estafa? Depende kung paano niya natanggap ang 1 million. Is it considered as an advance, cash advance sa kanyang share? Or is it considered as a petty cash? Iba yung advance, cash advance, iba yung tinatawag na petty cash. Ang cash advance, ibig sabihin, binigay mo ang 1 million sa kanya,
advance yun sa kanilang share of the business. Pag winalda siya yung 1 million na yan, ang 1 million na yan, pumunta siya sa Hong Kong, pumunta siya sa Singapore, shopping doon, shopping kahit saan, is he liable for stapa kasi nawala ang 1 million, naubos? Hindi. Bakit? Ang cash advance is considered a loan. Pag utang kasi, ibig sabihin, ang ownership, walang tinatawag na receive in trust. There is no fiduciary relationship. Kasi pag binigay mo 1 million sa isang tao na yan, as a cash advance, parang pinautang mo sa kanya. Loan yan. Pag loan kasi, ownership. Yung ownership ng 1 million is already transferred to Pedro. Pag nasa kanya ng ownership, wala lang pakialam si ako, wala lang akong pakialam kung paano mo gawin yung 1 million. Kasi ownership is already transferred to you. So kahit anong gawin mo, kung hindi ka makabayad, idemanda lang kita ng collection of some of money, but hindi stapa. Pero pag petty cash, for example, nagbigay ako ng 1 million sa'yo, Carlo, may 1 million dyan, gamitin mo yan for our construction business, then liquidate mo, for example, pang pasweldo ng mga tao, pabili ng mga supplies, gano'n. Tapos ang ginawa mo, sinugal mo 1 million. So wala nangyayari sa negosyo natin construction. Kasi sinugal mo. Petty cash ang pagtanggap mo, hindi cash advance. Yan, madimanda ka ng estafa. Bakit? You misappropriated the funds. And second, you received the money in trust for a particular purpose. Ang purpose niyan is for the business operation. Pero ang ginawa mo, winaldas mo for your personal, for your own good. Pag ganun, liable ka ng estafa. Yun din ha? Iba, depende pag paano mo tinanggap ang kwarta. Pag tinanggap mo ang kwarta, in trust. Pinagkatiwala sa'yo. But you abuse that trust. Yung tinatawag na taksil ka. You're unfaithful ka sa tiwala na binigay sa'yo. Yun ang estafa. Pero pag binigay sa'yo, hindi naman in trust, pinautang sa'yo. Loan yan. Pag loan kasi, ownership is transferred to you. Pag ownership is transferred to you, kung anong gawin mo sa pera na yan, wala kong pakialam. Hindi ka madimanda ng estafa kasi madimanda ka lang ng collection of some of money, hindi estafa kasi hindi naman pinagkatiwala ang kwarta sa'yo. Kung hindi, pinautang. Iba yung pinagkatiwala ang kwarta, iba yung pinautang ang kwarta. Pag pinagkatiwala ang kwarta, tapos you committed unfaithfulness or taksil ka or inaabuso mo yung pagtitiwala, yan, estafa. Pag pinagkatiwala ang pagtanggap mo ng kwarta. Pero hindi naman pinagkatiwala sa'yo, kung hindi pinautang sa'yo, pag niwilaldas mo, hindi estafa yan, kundi mere utang. Pag utang yan, walang nakukulong sa utang. Yun.